ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Ang susunod na kwento ay hango sa tunay na pangyayari ng isang babae na biktima ng salot na droga. Butil-butil na pawis ang nagsimulang maramdaman ni Berto na naglalandas mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mukha. Puno ng takot ang kanyang dibdib. Sindak na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya maikilos at animo'y napakabigat ng kanyang buong katawan. Naroon lang siya, nakasiksik sa sulok ng kanyang higaang papag. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang tutok na tutok sa may pinto. Ilang sandali pa ay may kung anong malakas na puwersang nagtulak upang bumukas ang pinto, dala ng malakas at marahas na hangin. Lalo siyang nagsumiksik sa dulo ng kanyang higaan. Huwag! Maawa sa akin! Maawa ka! Ang palahaw ni Berto. Lubayan mo na ako. Hindi kita matutulungan. Hindi ko magagawa ang nais mo. Subalit, tila ba walang nakakarinig sa kanyang mga sigaw. Sa labas ng kanyang munting barong-barong, ay tahimik ang buong paligid. Wala nang tao sa kalsada sa ganoong disoras ng gabi. Gayong marami namang bahay doon. Ang lahat halos ng mga tao roon ay nasa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Ang dahilan, ang kanilang lugar ay isa sa itinuturing na delikadong lugar dahil sa ipinagbabawal na gamot. Droga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang curfew sa kanilang lugar. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, o higit pa ang naging biktima ng mga droga doon. May pinatay, may ginahasa, at mayroon ding sadyang ginawa ng krimen dahil sa kriminal na lulong sa droga. Tanging mga barangay tanod na gumagala sa palibot sa kanilang barangay ang makikita mo sa lansangan. Gayun din ang ilang mga aso at iba pang hayop na gumagala sa gabi. Patuloy ang pagpalahaw ni Berto. Paghingi niya ng saklolo sa hindi maipaliwanag ng kanyang isipan na sindak at panganib. Isasama kita, Berto. Isasama kita. Dinig na dinig niya na wari ay mula sa hukay ang boses ng isang babae. Nanginginig at pinagpapawisan si Berto sa takot.
pakiramdam niya ay puputok na sa hilakbot ang kanyang dibdib. Anumang sandali ay maaaring lagutan siya ng hininga dahil sa matinding takot. Ilang sandali pa, nagmula sa dingding ay may nakita siyang naaagnas na kamay at bigla itong sumakal sa kanyang leeg. Mula din sa dingding na iyon ay may imahe ng isang babaeng halos butot balat na. Umaalingasaw ang mabahong amoy nito dahil sa naaagnas na balat at kapansin-pansin ang butas sa ulo nito na tila ba pinukpok ng isang matigas na bagay. Galit na galit sa kanya ang babae na sa anumang sandali ay wawakasan ang kanyang buhay mula sa mahigpit nitong pagkakasakal sa kanyang leeg. Ramdam ni Berto na lumiliit ang kanyang paghinga. Paunti na ito ng paunti at halos malagot na ito. Pilit siyang nanlaban, nagpupumiglas sa mahigpit na pagkakasakal sa kanyang leeg ng babaeng iyon. Ibinuhos ni Berto ang lahat ng lakas at sa isang iglap ay nagawa niyang mabali ang kalansay na braso ng babae. Pagkakataon iyon upang buong lakas niyang itulak ang babae. Mabilis siyang bumangon, tumayo at nagtatakbo palabas ng barong-barong. Nagpapalahaw siya habang nagtatatakbo sa kalsada. Subalit bigla rin siyang napahinto. "Ikaw?" Sa harap pa rin niya ay bumungad ang babaeng iyon. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi nagalit. Bagkos ay, "Maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Maawa ka." Ang panaghoy ng babae kay Berto. Kahit nilulukuban ng sindak, kitang-kita ng kanyang mga mata ang pagluha ng babae habang patuloy itong nagmamakaawa na tulungan siya ni Berto. Ilang sandali pa ay napabalikwas si Berto sa pagkakahiga. Bangungot, isang kahindik-hindik na panaginip na paulit-ulit nang bumabagabag sa kanyang isipan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Pagkuway, nagliwanag ang kanyang mukha. Desidido na si Berto sa kanyang gagawin. Maimpluwensya at kilalang tao man ang kanyang babanggain, handa na niyang itaya ang sariling buhay, makamit lang ang hustisya ng babaeng nasaksihan niyang ginahasa at pinatay sa kanilang lugar nang dahil sa droga. Handa na niyang isiwalat sa otoridad ang lahat ng kanyang nasaksihang karumal-dumal na krimen. Gising na si Berto at hindi na muling mananahimik upang mabigyan ng katarungan ang babaeng laging laman ng kanyang mga panaginip. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po.
Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag, dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.